Camera ready, action. Buksan natin yung Lazada app. Tapos yan, ito yung store na kung saan natin binili yung item natin. So yun, bago natin simulan tong video na to, kung may gusto kayong item dito sa store nila, yun, browse lang kayo dyan. Makikita nyo naman na mataas yung positive rating nila. So yun. So ayun na nga, dumating na yung ating in order na speaker pambenta. So, nag-try lang tayong mag-order ng speaker. So ayan po siya, 4 na pirasong speaker, ayan ang price niya. Nakuha kasi natin siya ng free shipping. So ayun, bubuksan natin siya. Po pa lang yung speaker na nabili natin sa Lazada ay Bluetooth speaker, tapos may kasama siyang free na mic. Dalawang klase po ito eh. Magkaiba po ng price. So yun. Ito. Kompleto siya. 4 na speaker. Sure kung sa box lang o ano. Hindi natin mamaya. Tsaka ito maganda kasi meron siyang katungan ng cellphone sa ito. Ayun, 4 din siya. Dalawang ganito. Ganitong size. Dalawang ganito rin. So, tama naman. May kasama pala siyang keyboard para sa charging. Ayun, wala na siyang mag-uha. Tsaka yung toy. Ayun. Maganda niya. Maganda siya. So, on natin. The Bluetooth device is ready to pair. Okay. SM Kinder. Line in.
Sa radio pala yun. Sorry naman. Ang device name niya ay S1 speaker. The Bluetooth device is connected successfully. Naputol. So yun nga, nagpe-play naman siya. Maganda rin yung tunog niya. Musical instruments transmitting produce loud sound. Nagana yung mga buton. Write them down. Nagana yung in your notebook, write down the word loud if the sound is produced in high volume, or write soft if the sound is produced in soft volume. You will be given hello. 10 seconds to write your answer in your hello. Number one. Huh? Bell. Hello, check. Sugod yung mic. Positive, isa. Tapos. Two. Cat. As you can see, ano, ito yung slot niya para sa microphone. Meron din siyang slot para sa USB kung gusto niyo mag-play ng 3 ng kanta ambulance. Through your USB. Meron din siyang slot para sa SD card kung gusto niyo namang mag-play ng kanta through SD card. So hindi lang siya talaga totally pang Bluetooth watch. Marami pa siyang ibang function. So ayun. Para dito sa isang speaker na to, positive yung review natin. 5. Ayun, off na natin siya. Testing natin yung isa. Right. Diba? Ganun lang siya kabilis. So, ito yung kanyang physical appearance. Ito yung harap niya. Ito yung gilid. At ito yung likod. Tapos ito yung sa ibabaw niya. Ito ang sample nung cellphone ko. Vivo. Kaso, dahil malapad siya, hindi siya totally kasha. Siguro kung mga Samsung na medyo old model or mga Vivo na old model, siguro mag-fit dito. Pero yung mga medyo ano na cellphone ngayon na medyo malalapad na lumamas, hindi siya totally kasha. Ano? Diba? Yun lang. Yung ano sa kanya.
Bluetooth na cellphone. So, try natin tong isang. Balik na natin sa box. Ay, nasa na yung plastic. Okay. Balik na natin sa box. Port. Right. Okay naman, testing natin tong isa. Testing tayo ng isa. Ito. Ah, pagkumparahin pala natin yung laki ng isa dun sa isa. Ito. Ayun. Parang parehas lang naman. Cute din siya. Oh. Ito yung cord niya. Yung cord din siya yung kasama. Siya naman sa loob. Pundingin lang. Tapos, ayan. Oops, para saan to? Right. So, yun. Ito yung, ganito siya kalaki. Ito yung kamay ko. So, yun. Medyo mas mahaba naman yung kamay ko. Pero, para sa price niya, is okay na okay pa rin. So, pagkumparahin natin sila. Kunin ulit natin yung speaker. So, diba? Ito yung speaker na ni-review natin kaganina. Ito yung speaker na isa. So, ngayon, as you can see, yung speaker na isa kaganina, lahat ng kanyang ano ay nandito sa taas. Diba? So, yun. Ang mic niya nandito sa harap. Ang mic na itong isa, nandito sa taas. Tapos, may mga button siya dito sa taas. Para easy o madaling i-access. Madaling kontrolin. Ito namang nasa, ito namang isa, yung bago natin nire-review, nasa harap naman yung mga button niya. Ayan o. Tapos, meron din siyang USB slot. Tapos, ito yung para sa charging niya. Ito rin yung para sa charging naman yung isa kaganina. Kaso, ang wala di, ang kulang dito sa bago nating nire-review ay para sa SD card slot. O, wala siyang SD card slot kung mapapansin ninyo. O, wala sa harap, wala rin sa taas. Compare dito sa isa na meron siyang SD card slot. O, yun. Yun lang yung napansin kong pagkakaiba nila. Pero pagdating sa laki, hindi naman sila masyado nagkakalayo. Mas malapad lang itong una natin nireview. So, ayun. Balik na natin itong isa, ha. Balik na natin. Balik na natin sa box. Oops. Ngayon, itatry naman natin yung quality ng tunog niya. Oops, yun natin. 1, 2. Nag-on ba? The Bluetooth device is ready to help. Kala ko hindi nag-on. So yun, parang hindi naman masyado. Pero parang mas malakas to. Yung isa. Ngayon, tetestingin naman natin yung testingin natin yung mic. Yung slot ng mic. Bago tayo mag-play ng music sa kanya. So, ayun. Hello. Ay, yun na naman. Hindi ko na naman na-on. Hello. Hello, check. Mic test. Check, check. So, ayun. Okay naman siya. Diba? Ngayon, mag-play na tayo ng music. Pair natin yung pair naman natin itong Bluetooth na to. So yun, SY speaker din pala yung device name niya. The Bluetooth device is connected successfully. Alright. So positive, natunog, nagko-connect. Play ulit tayo ng video.
bagyo kasi na wala tayong sounds. Hi mga bata! Naalala pa ba ninyo ako? Ako? I want to love you more. I'll never forget your love. In Jesus' name, Amen. Mga alituntunin sa paaralan. So ayun yung ano, maximum niyang... May mga alituntunin tayo sa paaralan na dapat nating sundin. Halikayo mga bata, ating alamin. Ayun yung tunin niya pag naka-maximum siya. Una, huwag maingay. Yun. Kapag nasa loob ng silid-aralan, iwasan isa pa palang, mag-ingay. Isa pa pala dito na... Pangalawa, napansin ko, kung dun sa isang speaker na na-review natin kaganina is... may pang volume adjustment siya. Dito naman wala. Wala siyang pang volume adjustment. Talagang total control lang. Pang-apat, makinig. Next, ito. Next. Ito yung mga pang next niya. Next, next. Ganyan. Ito naman is yung para sa play and pause. Pang-anim. Ito naman yung para ma-scan siya. Magsabi ng po at opo yan. Sa nakakatalo. So ayun, dito sa isa na, dito sa speaker ito, na to, maging palakaitingan. Ang wala ay unang-una SD card slot, kulang. Walo, pero may USB slot siya na which is mas common naman ngayon na mas gamitin. Tapos yun, wala rin siyang volume adjustment dito. So yung volume niya sa true cellphone po talaga kayo mag-adjust. Pang sampu. Ayun. Yan lang siya. So ito yung front. Naaalala front pa view niya ng speaker. Ayun din siya kalaki. Ito yung side view. Ito yung view niya sa likod. Ganda rin. Parang siyang parang ano dito. Naging masinap sa gamit. So ayun lang, off na natin. Siguro sa price hindi ganun nakaka-apekto kasi ang price nito konti lang ang diferensya dito. So kung ako bibili, mas magiging anis ako. Ito syempre kasi bukod sa medyo may quality yung tunog, mas marami siyang function, mas madali siyang gamitin compare dito. Pero okay din naman siya. Kaso nga lang, syempre dahil hindi naman gaano ka nagkakalayo ang presyo nilang dalawa, syempre mas pipiliin ko to. So yun, yun yung honest review ko para dito sa dalawang speaker na na-order natin sa Lazada. So ayun, itatry na natin itong i-post sa marketplace sa Facebook. And let's see kung sino yung mas mauna sa kanilang mabebenta. Ano? Maraming salamat sa pagtambay dito sa channel ko. Ayun. Mag-ano ulit tayo ng next video, next vlog. I-re-review natin ang mga items sa, na ma-order natin sa Lazada or iba pang item. Maraming salamat sa inyo and sana like, share, and subscribe. So yun, kung may honest feedback kayo regarding sa pagre-review ko, I'm open sa mga feedbacks nyo, negative or positive, tatanggapin ko yan. I'll take it as a positive feedback. Salamat, thank you, God bless.